Jadi pilih pupuk sekalian dengan jahat 6.5 riskat atau yang berkali sama serikat dengan pemenuhan. Sa pangalan ng Diyos. So, ibig sabihin, pag ikaw
Di ba dito mayroong baguhan, mayroong matagal na, at mayroong mga talaga pa. So ibig sabihin, yung internal life, kailangan natin malaman kung bakit kailangan natin o itong regalo na ito na internal life ay regalo sa atin. Praise God. In John 10:10, hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksan. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng sagana nito. So, ibig sabihin mo mga kapatid, ang kaligtasan din po ay hindi lang sa yung pinasabi dito sa John 10:10, na ang Panginoon ay napunta dito para sa mga tao na nangailangan ng kaligtasan. Ibig sabihin mo mga kapatid, kasi ang mga tao ay masasama. So, kapag ang mga tao masasama, walang makalapit sa Diyos sa pagkat may kasalanan. Pero ang sabi nga dito, ang Panginoon ay pumarito, hindi pumarito upang magkaroon ng buhay at siya ay magkaroon ng sagana. At sa mga kapatid, in 1 Timothy 3:4-7, ngunit nang nahayag ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao na hindi dahil sa mga paggawa ng pagbiran na gumagawa, ginagawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang niligtas tayo na sa pamagitan ng paghugas ng muling kapakanakan at pagbabago ng Espiritu Santo na ang kanyang ibinuhos na sagana sa atin na sa pamagitan ni Jesu Kristo na ating tagapagligtas upang sa pagkaayon ka na sa atin sa pamagitan ng kanyang tiyaga ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa ng buhay na walang hanggang. So bilang isang mananampalataya na ganap sa atin mga ganitong pagkakataon na lagi natin tatandaan, hindi tayo ang, kung bakit tayo naligtas, hindi dahil sa tayo may ginawa kapulitan. Hindi sa ating mga gawa, kundi kaawaan ng Diyos, kaya tayo ay naligtas. At sa ating pag-sa pagligtas ng ating Panginoon, nandun po na sa kanyang kaawaan, naligtas tayo, na sa pamagitan nung narinig natin ang salita ng Diyos, at nagawa natin yung tatlong susi, yung kapanganakan, yung pagbabago ng Espiritu Santo, yung pagbabago ng Espiritu Santo, at nagumos ng sagana ang biyay ng Diyos sa atin. At nandun, sabi na dito, tayo ay tagapagmana. Tagapagmana tayo, at may pag-asa yung buhay na walang hanggan. So, bakit isa sa atin, yung buhay na walang hanggan, nakatalaga lang sa atin. Praise God. So, nandun po, kailangan na pagsunod. Pagsunod sa kanyang salita. Sabi nga dito, Hebrews 5:9, na at nang siya'y paging saktan, at siya ay gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng nagsisitalima sa kanya. 2 Thessalonians 1:8, na maghihiganti sa mga hindi nagsisipinara sa Diyos at sa kanila'y hindi nagsisipagtalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus. So sa ating binasa sa Hebrews 5:9, so natutong kailangan ng pagsunod. So, ibig sabihin, nandun na kung natanggap natin ang ating Panginoon, hindi kagad mag-end na lang promote yung ating pagsunod. Mayroong proseso hanggang tayo ay mag-go. Sapagkat isa pa sa mga tao na hindi sumunod sa kanyang salita, ay meron siyang pagganti
dinner natin at noon. Yung mga taong hindi tumanggap, mayroon din silang panalagyan. Yun ay buhay na kapahamakan o wala nang pagdating ng panahon. Kung dito kayo, sila ay nagpapakasasa sa kalayawan, pero mayroon katapusan noon. May katapusan ang kanilang ginagawa. Dahil tayo, bakit nagtitiis tayo sa lahat ng bagay, pero lagi nating tandaan, mayroon tayong reward na ibibigay ng ating Diyos. Praise God. Doon sa verse 7 ng 2 Thessalonians chapter 8, 1 Peter 4:17, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos, nagpupauna sa atin ano kaya umakas sa mga hindi nagsisipalima ng Ibanghelyo ng Diyos. So, ibig sabihin yung mga tao hindi tumanggap ng Ibanghelyo ng ating Panginoon, mayroon silang kahinat na nakukong pagdating ng panahon. Praise God. So, in Romans chapter 6, na sinasabi dito na gift of eternal life, ay sinabi ni Paul, makapatid, na hindi lang sa kasalukuyan tinataglay namin, kundi kailangan hanggang sa huling panahon na nanatili tayo sa harapan ng ating Diyos, na nanatili tayo, naglilingkod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Romans chapter 6 verse 22, na dapat ngayon ang layak na kayo sa kasalanan at maging mga hilingin ng Diyos, kayo'y mayroong inyong bunga sa kababangan at ang wakas ay buhay na walang hanggang. So, ibig sabihin, quickly, tayong mga mananampalataya, kung kaya natin o dapat tayo ang hindi na nagkakasala. Bakit? Pag-isip natin sa unang ang ibinigay na ng Diyos sa atin, manalangin. Bakit kailangan manalangin? Upang pabantayan natin ang ating sarili. Upang ang Espiritu ng Diyos ang mamuna sa atin. Upang ang salita niya ay mahawakan natin. Pero nandun po makapagin, bakit nagkakasala pa? Dahil meron din pakso ng kaaway. Pero sabi nga, lahat ang ibinigay ng Diyos sa atin upang magtagumpay tayo. At nasa atin ang susi para tayong magtagumpay. Praise God. At bago isang mananampalataya, gusto na ng Diyos, may victory. Pero, dahil sa kakulangan natin ng pagtawag sa Diyos, kaya nagkakasala tayo. Kakulangan sa pagbabasa ng salita ng Diyos, kaya nakapalayo tayo. Kakulangan ng kapatid sa Espiritu na nag-usap sa atin, hindi natin tinitinig, kaya nagkakasala tayo. So, ibig sabihin po mga kapatid, every day na ginagawa natin, isama natin ang Diyos upang magkaroon tayo ng tagumpay at hindi tayo nagkakasala sa ating Panginoon. Praise God! So, ibig sabihin po mga kapatid, tayong mananampalataya, patay na tayo sa kasalanan. Hindi na tayo dapat mabuhay sa kasalanan. Romans chapter 6, verse 1 to 2, ano nga ang ating sasabihin? Magpatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag namang mangyari. Tayo'y mamamatay na sa pagkakasala. Paano ka tayo magbuhay pag iyan? So, ibig sabihin po mga kapatid, hindi na tayo dapat magkasala sapagkat ayaw ng Panginoon na tayo mabuhay na may pagkakasala. Kaya nga, pero meron pa rin biyaya ng Diyos sa atin. Bagamat tayo nagkasala, kasi mga kapatid, dumarating sa isang Kristiyano, nagkasala na, nagmamalaki pa. Di ba? Ayaw kang aminin. Pag nagkasala ka, walang ibang pwedeng gawin ang tumawag sa Diyos at humingi ng tawad upang may bagong palakasan ka matatanggap. Kaya nanghihina ang isang anak ng Diyos. Bakit? Kaya nanghihina ang isang anak ng Diyos may kasalanan. Kaya nga, everyday na nakakaramdam ka ng panghihina sa pananampalataya mo, sumingin mo muna ang sarili mo. Baka may nasabi ka na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Baka may ginawa ka na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Sumingin mo ang
Kanyang pagsusuri upang ikaw ay malamit sa kasalanan sapagkat ang Diyos gusto niya lang tayong magtagumpay. Dahil ang sabi sa Romans 6:7, sapagkat ang namatay ay ligtas ng kasalanan. Tayo, nung tayo ay nabutis na sa kamalan ng ating Panginoon sa tubig, namatay na tayo sa kasalanan. So, ibig sabihin, yung kasalanan, ligtas na tayo, patay na tayo sa kasalanan, at may mayroong buhay tayo. Kahit tayo matagal na, isariwak natin yung kaligtasan na tinanggaw natin. Kasi mga kapatid, kaya yung parang nagkakaroon tayo ng matagal na tayo at tayo ay nagkakaroon ng parang hindi tayo lumalago dahil hindi natin sinasariwa yung kaligtasan yung binigay sa atin. Kailangan mga kapatid, i-appreciate mo. O kahit ikaw 20 years na, 40 years na nagkakaroon sa Panginoon, sariwaan mo yung kaligtasan na yung binigay sa'yo. Upang nandun, maalalaan mo yung pagbibig mo sa Diyos kung paano kanya tinanggap, kung paano kanya pinatawad, kasi yun yung nagbibigay ng susi para ikaw ay paging kalakasan mo na noong panahon, ganito ako, sobrang sanat ko, sobrang ganito ko, galing ko, pero tignan mo yung pagbabangon na tinawa ng Diyos sa buhay mo. Kung mapakita mo na iba ka noon at iba ka ngayon. So, nandun po, tayo na nanampalataya, nahiligpit na tayo, wala na tayo sa pagkakasala. Nasabi sa Romans 6, 3-4, hindi pa kayo nalalaman na tayong lahat ng nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Tayo na yung nahiligpit na kanapit niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paano si Kristo na buhay na mabuhay sa pamamatay. Sa pamagitan ng kapatid na mga, gayon din tayo ang nagsisinakay sa panibagong buhay. So yung nakaraan, kalimutan mo na, huwag mo nang balikan. At sariwain mo palagi yung pagliligtas sa iyo ng ating Panginoon. Sapagkat nandun po, tayo ay likeness ng Diyos katulad na ng ating Panginoon. Sa verse 5 ng Romans chapter 6, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya, dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan ay pagkakayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay ng mga muli. So, ibig sabihin, old nature, huwag na natin halimbahin, huwag na natin hayaan na bumalik yung old nature natin. Kasi mga kapatid, nalalaman mo sa halaman, pag ang isang halaman ay hindi na bibiligan ng Word of God, ng Espiritu ng Panginoon, namamatay. Diba? Namamatay. Nakikita. Ang sasatuloy ang patuyo. Pero kapag ang halaman ay katulad ng ating kaluluwa. Pag ito'y hindi mo nabibiligan at hindi nabibiligan ng Espiritu ng Diyos, makakating, mamamatay tayo. Kaya nga tayo may pagkakating kung minsan din. Bakit? Doon tayo doon tayo nakatanggap o nakakakain ng salita ng ating Panginoon. So, ibig sabihin mo mga kapatid, huwag natin hayaan mamatay. Yung Espiritu nasa atin, buhayin natin at nasa atin ang susi upang lalo itong lumago. Lalo itong lumago sa kanyang salita, sa kanyang Espiritu at number one sa pananalangin. Mga kapatid, kung gusto mong lumago, binigyan mo rin mo sa pananalangin. I-deserve mo na lumago ka sa pananampalataya. Diba? Kung gusto mo gamitin ka ng Diyos, simulan mo sa pananalangin. Sapagkat sa design ng iyong pananalangin, doon ka magpapalaki ng Diyos. At kung hindi mo yung pinag-pipray, hindi magyayari sa iyo. Kasi wala kang design. Pero kung may design ka, magpapalaki na talaga ng spiritual. Dahil doon pa lang, sa paglaki mo sa Diyos, dinipisa na maglalago ka. Pero kung wala yung kapatid, hanggang sa mamina ka, kawalan ka na sa Diyos. So, nasa atin din ang susi. Kung gagawin natin ito, mga kapatid, magkakaroon tayo ng pagkaibayang kalakasan at mas makikita natin na magiging kagamit-gamit tayo sa ating Panginoon. Kung dinisa mo na, Lord, di ba, may nakikita tayong kapatiran
pagbabitin ka ng Diyos sa iyong prayer, sabihin ko na kakakala sa Panginoon, Lord, gusto ko maging worship leader. Lord, gusto ko maging maging song leader. Lord, gusto ko matutupang mag-Bible study. Matutupang mag-worship ng Word of God. Kasi ito yung design. Pag-prayer at design, doon tayo papapalahin ng ating Panginoon. Praise God. Amen. So, doon ko makapanin, kailangan hindi na tayo huwag na rin design na mamatay tayo. Kaya meron mga Kristiyano na nawawala, wala yung design spiritual. Pag meron tayong design, doon tayo magpapalangin ng ating Panginoon. So, nandun po kapatid, sabi nga sa ating binasa, huwag daw mangyari na tayo naumukay sa kasalanan. Huwag na rin paintulutan, mga kapatid. And Romans chapter 6, verse 8 to 11, natupad kung tayo patay na, tayo na namatay na kalikip ni Kristo, ay maniwala tayo na nakabuhay naman tayo, kalikip niya, na dalalangan natin si Kristo ay nabuhay na mabuli sa mga patay, at hindi naman hindi mamatay, ang kamatayan ay hindi magahanip sa Kanya, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay sa kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan. Tutupad ang buhay na kanyang ikinamubuhay ay ang kanyang ikinamubuhay sa Diyos. Ngayon din naman, kayo, ibilang ninyo kayong tunay na makapatay na sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Amen. So, ibig sabihin po mga kapatid, huwag tayo huwag natin isipin na kasalanan, mayroon pang kapangyarihan sa atin. Wala na mga kapatid sapagkat kalangit natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Praise God. Sa Romans chapter 6, 12 to 14, huwag nang mangyari ng kasalanan sa inyong katawan, katawang may kamatayan upang kayo'y magsusunod sa kanyang mga pita. Sapagkat ang kasalanan ay hindi maghaharap sa inyo sapagkat wala tayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin po mga kapatid, huwag daw po tayong pumayag ng kasalanan ang mamahalan sa atin o magkontrol sa atin. Sapagkat mga kapatid, sabi mo nga doon sa ating pinag-aralan ko mga nakakatang nagturo ako, pagsasalita, huwag mo kayaan na ang kasalanan ang mag-control sa iyo. Dahil kahit sa munting pila, pwede mo magkasalan. So huwag mo pabayaan dahil ito ay binago na ng ating Panginoon. Praise God. So, dahil sa ikaw ay slave na sa righteousness ng ating Panginoon, o alipin ka na sa ating Panginoon, so ang duty ng isang Kristiyano ay present ourselves to God as alive from the dead. Ibig sabihin, ihahakin mo buhay ang iyong sarili sa Diyos, hindi sa kasalanan mga kapatid, kundi ihahakin mo may pagdakila, may pag... Siyempre, hindi ka gagawa ng masama dahil alam mo taong ka sa Diyos. Sunodin mo, mga kapatid, hindi ka gagawa na hindi ka dumudugo sa ating Panginoon. Sa Romans chapter 6, verse 13, na huwag din naman ninyong iandog ninyong mga sangkap sa kasalanan na pinakasangkap ng kalimuhan, kundi ihatid ninyo inyong sarili sa Diyos na tulad ng pagkabuhay ng mga patay at ang inyong mga sangkap ng pinakasangkap sa pagpira ng Diyos. So, natin po mga kapatid, ibigay natin buo ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. Present our members as instrument of righteousness. So, ibig sabihin po mga kapatid, ilaw po ating sarili, present natin sa harapan ng ating Panginoon at maging isang halimbawa ng patuwid sa harapan ng Diyos at sa mga tao na kapaligid sa atin. So, ibig sabihin, hindi tumawag ng kalimuhan sapagkat siyempre, ano ang mak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 
Diyos doon, ang pagsusugal ay isang hindi kalulugod sa harapan ng Diyos. So, ibig sabihin mo ba, kapatid, isa rin yung kasalanan. Kasi tingnan mo nga ko siya, hindi nila alam na yung pagsusugal ay kasalanan. Diba? So, ibig sabihin mo ba, kapatid, hindi dapat tayo doon sapagat yun ay kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. So, isgalit tayo sa ating Panginoon. Ibig sabihin, sinusunod natin ang salita ng ating Diyos. Romans chapter 16 to 18, hindi mo ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inaago ang inyong sarili na pinakaalipin upang tumalima at kayo nakaalipin yung inyong pinalima, maging sa kasalanan sa ikamangatay, maging sa pagkalima sa pagkalipin, na nagpagsalamat sa Diyos na bagaman tayo naging makalipin ng kasalanan, kayo'y maging mga matalimahin sa puso doon sa uling ng aral na pinagbigyan sa inyo. At yan ang pinalaya kayo sa kasalanan ay maging alipin kayo sa kapatiran. So, ibig sabihin, obedience na tayo kapatid sa salita ng ating Panginoon na maging magpapalipin tayo sa harapan ng ating Panginoon. Praise God! And verse 19, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao tungkol sa pagkukuhan ng inyong laban sapagkat kung paano inyong inihanto at inyong mga sangkap sa katawan na pinakaalipin ng karunihan at ng lalong kasamaan, gayon din ihanto ninyo ngayon yung mga sangkap na pinakaalipin sa kapwiran sa ikamangatay. Kung doon tayo ay nakakagawa ng mga kaluman-luman sa harapan ng Panginoon, kung paano yung paggawa natin ng kasalanan, ngayon doon po mga kapatid, ibigay natin na mayroon sa ikamangatay sa harapan ng ating Diyos ang ating sarili. And verse 20, sapagkat ang kayo'y makaalipin sa kasalanan, kayo'y naya. Sapagkat ng kayo ay makaalipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa kapuliran. So, dahil sa salita ng Diyos, malaya na tayo. 20, ano nga ang tinuruan ninyo sa panahon yaon sa mga bagay na may pinakatiyak ninyo sapagkat ang bakas ng mga bagay na yon ay kamatayan. Sipit lang yung ating tatanan na kapatid na ang bakas na kasalanan ay gabi pamatayan. Pero ngayon mga kapatid, tayo ay alipin na ng kapwiran. So, sa kapwiran, kaya tayo alipin na sa kapwiran, ang purpose nito ay maging banal tayo. Verse 19, sabi ko nga kanina, nagsasalita ako ayon sa kapulihan ng mga tao dahil sa karumukan ng inyong laman, aking laman. Karumukan tayo eh. Pinakalipin ng kapatid at lalong-lalong ng kasamaan, kayo din ihanap ninyo ngayon ang inyong mga sanggap na pinakaalipin ng kapwiran sa ikababanan. Sinig sa rito mga kapatid, maging magwit na tayo, iali natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Ngayon ito, natupad ngayon, naya na nga tayo sa kasalanan at maging alipin ng Diyos, kayo ay mayroong mga bunga sa ikabawan at mga bakas ng buhay na walang hanggan. So, nandun po mga kapatid, itong ibinigay sa atin, tayong mananampalataya, ilayok natin ang ating sarili sa pagkakasala. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo ay alin pang ang kasalanan. Kung mayroon tayong kahinaan, dahil minsan, sa ating mga kahinaan, doon nagsisimula pagiging masungit, nagigitin ng ulo, di ba? Ay, di naman ako, kasama ka doon, hindi ako accepted sa inyo. Dahil ito ay tumulong ng salitan natin ng Panginoon. Yung kapabagi na yun, ang witness, kayang bigyan ng Diyos ng strength. At lahat ng witness, sinasabi sa Diyos. Inaamin sa Diyos na kahinaan natin mo. Sapagat Diyos na ang pwede
makabul ang buong pagkatahanan. Yes, God. So yung buhay na walang hanggang nasa atin. Lahat ng mga nagiging cost ng pagkakasala, tilaan natin sa Diyos. Ibigay natin sa Diyos upang tayo magtagumpay. Dahil kahit matagal na, nagkakasala pa rin ang mga damit. So mayroong eternal life na ibinigay sa atin. Sa eternal life, mga kapatid, hindi pwede rin kasalanan nyo. Dahil mga kapatid, kahit tuldo, hindi pwede mayroon ang isang mananampalataya. Dahil kahit tuldo, yun ang nagiging kanila. Kaya hindi ka makapasok sa langit. So ibig sabihin mo, mga kapatid, sabi nga, ang gusto ng Diyos without blameless. Wala kahit anong kasalanan, kahit bagid, kahit na makapalit yung lahat ng kasalanan, kahit nasabi mo, buhay ka, ayaw ng Diyos. Gusto ng Diyos perfect, malinis at puti-puti. Sabi ko natin sa isang puti-puti, kahit undong nakikita pa rin ng Diyos. So yung mga undong na yun, kaya natin ipigay sa Diyos upang maging malinis tayo. Maging malinis tayo sa harapan ng ating Panginoon. So yung eternal life, gusto ng Diyos, lahat tayo makasama sa buhay na walang hanggang. Praise God. In Romans chapter 2:4-7, kung hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang mga kabutihan at pagdinis at pagpapahingod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakit sa iyo sa pagsisisi. Natupad, ayon sa iyong katigasan at ng iyong puso, hindi nagsisi ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot ng kaarawan sa Diyos. Since na siya ang nagbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa na ang mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa ay nagsisihana ng kaluwalhatian at pagpuri na di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Sa verse 5, sa iyong nakigasan at ng iyong puso na hindi nagsisisi, anong sabi? Ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng buod ng kaalawad ng kapukutan na magpapahiyag sa tapat ng hukom. Lahat ng iyong ginagawa, pagdating ng righteous judgment, nakalista sa harapan ng Diyos. At hindi natin pwedeng pagkalita dahil sabi nga, pag dumating na tayo sa pagkakataon, mayroon isang malaking video na ipapakita sa iyo ng Diyos na yung tayo na tumamamak at nakasalanan, habang paharap mo ang Diyos, yun yung nararamdaman mo. At hindi mo yung pwedeng pagkailan sa Diyos. Dahil alam niya at nakatulad sa aklat ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Ang sabi nga dito, sa mga nagtityaga sa mabuting gawa, sa naghahanap ng kaluwalhatian at puring na di makakasira ay buhay na walang hanggan. So mga kapatid, bawat isa sa atin, kung gumagawa tayo ng mabuting bagay at walang parang hindi na napapansin, mayroon ang Diyos na nakatingin sa iyo. Hindi sayang iyong ginagawa. Dahil ang iyong ginagawa, nakalista sa atin ng Diyos. Pero kung gumawa ko pa rin ng masama, nakalista pa rin sa atin ng Diyos. So wala tayong pagkakawa. Mas gusto rin natin gumawa ng mabuti sapagkat ang buwis natin ng Diyos. Pag gumawa tayo ng masama, sinong tao na tao sa atin? Ang tao ng Diyos. Bakit? Malitin tayo ng kasalanan. Gawin na, limit tayo ng kasalanan. Gawin na ng pagpapalang
Pero pagtay ko mo ba patuloy, tapos ay nagpapagami, tutuwa ang Diyos na rin. You please God. Praise God. Amen. Revelation 21:3-7. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa lumlumha na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa panatahol at siya ay nandaan sa kanila at sila'y magiging kumabayan niya at ang Diyos din ay nasa isa sa kanila at magiging Diyos nila at papahilan niya ang bawat luwag ng katilang pangamata at hindi magkakaroon ng pamatayan at hindi magkakaroon pa ng nalangani at nagpananabitan man o nanghirap pa man ang mga bagay ng una ay naparap na. 5. Na yaong nakalaglog sa ulaglogan ay nagsabi, narito, kinawakumbago ang lahat ng mga bagay at sinabi niya, isunan ko sapagkat ang salatang ito ay papak at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega at ang kasimula at ang wakas, ang nauha walang bayan sa bukal ng tubig ng buhay. 7. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at aking at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. So lahat ng iyong ginagawa na hihirapan ka man o anuman ang iyong kalagayan, dati ang panahon, ikaw-upad ka ng panahon. Sama ka ng Diyos, nakita ng Diyos ang hirap mo, hindi iyak ka, nahihirapan ka, ang Diyos mismo ang papahid sa iyong lahat. Ang Diyos ang magpapahid sa iyong lahat at ang sabi nyo to, yung lahat ng kalulugatian, lahat ng hirap ay aalisin ng Diyos sa iyo. Bakit? Bibigyan ka niya ng kagalakan at bibigyan ka niya ng isang bibigyan ka niya ng isang bukal ng tubig ng buhay. At ang sabi na dito, ang magtagumpay ay magbabaga, magmamana ng mga bagay na ito. Makapalit, yung internal life na ibinibigay sa atin ng Panginoon, walang kasalanan ng Diyos. At nandun po, hindi siya sleep ng kasalanan. Siya ay patuloy na lumalabog sa kabanalan. Paano tayo magiging banal kung may inaayos ng Diyos sa puso natin ay magiging? Paano isang tao maging isang banal kung ang bunga ng Espiritu ay hindi natin isinasabuhay? Kapag isa sa atin, meron na tayong bunga ng Espiritu. Meron tayong kapakyarihan ng Espiritu. So, meron tayong pagkatagumpay. Sapagkat, di ba, kalala ko, pag ikaw inis na, lagi mong babagin, ang bunga ng Espiritu ay love, joy, di ba? Para ikaw ay may pisan, upang ikaw ay makarilig. Kung magkakapag kahit galit na galit ka, lagi mong alalahanin ang kanyang bunga ng Espiritu na suggest sa Galatians chapter 5:22-23, lagi mo yung babagitin. Kaya ako may memory verse para magbigay sa iyo ng kalakasan. Kung makapagpagpagpagpagyan mo, ang lahat na nasa iyo, mga kainaan, magiging mga gawa ng tao, ibinibigay sa iyo ng puso. So, nandun po mga kapatid, praise God, nandun po mga kapatid, na yung bunga ng Espiritu, kailangan magkaroon tayo ng paglago. Ibig sabihin ng paglago, magkabunga. Pag ikaw ay walang pagtitiis, wala kang bunga. Pag wala kang pagkakapagpapasensya, wala kang bunga. So, ibig sabihin ng mga kapatid, itong mga bagay na to, gusto ng Diyos makita sa ating buhay. Pag may pagtitiis, may bunga. Pero pag walang pagtitiis, kaayawan ko. Nag-quit ka. Kasi mga kapatid, gusto ng Panginoon, mamuhay tayo ng
siya'y napag-insaktan, ay siya ang gawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng pag-sister nito sa kanya. So, Diyos ang gumagawa sa atin para tayo maging saktan upang sa buhay na walang hanggang makapatid, makapunta tayo. In Mark 16:15, at sinabi niya, magsiyahot kayo sa buong sanibutan at inyong ipangarap ibang gayo sa lahat ng pinapal. 15:16. Ano pang sabi niya? Ang sumampalataya at mabautismo ay maliligtas, gagapat ang ilis, ang hindi ay parusahan. So kasama sa utos ng Panginoon ang tinatawag na paghalo. Hindi lang tayo nakaupo. Kailangan din natin magsalita ng pagkakas. Kailangan natin sabihin sa ating kapwa. So yung eternal life, mga kapatid, kasama tayo sa kailangang mangaral ng buhay na walang hanggang. Paano natin masasabi sa kapwa natin na mayroon parang buhay na walang hanggang pagpating natin? Kasi yung naman, may katapusan. Yung ibang tao, hindi nila alam na mayroon akala nila pagkamatay, tapos na. Hindi nila alam na pagkamatay natin, dalawa lang ang patutunguhan. Sa langit o sa impyerno. Siyempre tayo, gusto natin magpakabangal na tayo natin ng impyerno. Gusto natin sa langit. Gusto natin na buhay na walang hanggang. Kasi yung sa impyerno, kapamakakan, kahirapan, pagmamalik ng ibig, kahirapan sa ibig. Ang sabi ko, mga kapatid natin, impyerno, nakakita na kayo ng daga, anong marat kayo nakakita ng daga. Ang impyerno ay katumbas ng daga, na ang daga ay sobrang lawa. Imagine ninyo kung yun patay kapoy at asobre, at nandun ang mga kaluluwa na nagsisigaw na kahit anong sigaw nila, wala na, tapos na, dahil sila ay destino niya ng pamatay. So, ibig sabihin ko, mga kapatid, nandun po na may eternal life. So, gusto ng Panginoon, hindi tayo sa kasalanan ng pagpapalo, o hindi tayo makuha ng kasalanan, kundi sa buhay ng palamagal na mayroong sakdal na alam-aya sa harapan ng ating Panginoon. Malakay chapter 2, verse 2, kung hindi ninyo didinggin at kung hindi nyo igagalak ng inyong puso upang bigyan kalawalatian ang aking pangalan, sabi ng Panginoon na mga hukbo, magpapasakit na ako ng mga sumpa sa inyo at aking susumpain ang inyong kapalaran o aking sinang-sinumpa sapagat hindi ninyo inalagap ang inyong puso. So, mayroong kapamakan. May sumpa mo na rin sa hindi na dito sa ating Panginoon. Psalms 100. Verse 11. Ang Diyos ay magtitinda ko. Oo, ang Diyos na galit araw-araw. So ang Diyos, nalalaman niya ang bagong nalaman. Nalalaman sa aming Sister Leia, buong pangalan natin, alam na ang Diyos ang bilang. Puso natin, pag hindi mo rin nakikita ng Diyos, isip natin na masamang motivo, isip natin na ayaw-ayaw sa Diyos, nakikita ng Diyos. So wala tayong presente ito sa aking pangalan. Nalalaman ng Diyos ang bawat dinalaan ng Kanyang Diyos. Hindi ko mabawasin ko na. Sabi nga sa Psalm 7:11, ang Diyos ay magtitinda ko. Oo, ang Diyos na may galit araw-araw. Galit siya sa kasalanan. Kaya ayaw
pagkakaroon nito ng pagkakaroon na dapat ngayon mga lalat na ayusak sa kalangan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay merong isang bunga sa ikababalan at ang wakas ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, natapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Hindi ko alam ang kapatid ng kinapakalan. Pero ang Diyos, alam niya ang nilalakalan ng bawat isa. Kung meron kang kahinaan, kung meron kang hihira, kung meron kang sama ng loob, lahat yun kaya gawin ng Diyos. Kung meron kang problema sa sarili mo, emotional, kaya rin yung pagbubing ng Diyos. Kung meron kang pinatagong sakit mula pagpapata, kaya rin yung palitan ng Diyos ng pag-ibig. Kung tayo mabuhay sa lahat, dahil ayaw ng Diyos, gusto ng Diyos, kasama niya tayo pagdating niya. Tayo na makakasunod sa ating sarili. Sa aming pagsunod, isama natin ang Diyos. Dahil kung sinuri natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos, kaya ang wash out ng blood ng ating Diyos. Kaya ang ugasan ng dugo ng ating Panginoon. Dahil doon pa lang, sa krus ng Kalbaryo, nagtagumpay ng Diyos sa kamatayan,
Ingatan mo, Panginoon, na aming mag-uwi sa kagulo sa aming paglulungan. At
dalam din natin, Panginoon, kung kay Nora, patuloy mo siyang pagpalaan mo, Diyos, at kanyang ministeryo, Panginoon, at patuloy mo siyang bet, O God. Doon, ikaw nakakakita ng kanyang pangailangan, Panginoon, pagpalaan mo siya, ang buhay, pagkatao nila, Panginoon, ni Brother David, O God, ikaw ang laging maglubog sa kanila, Panginoon, ay yung banal na dugo, ikaw ang laging magbayad sa kanila, Panginoon, ay yung banal na pagkatao. Ganyan din, Panginoon, bawat sa taalim, Panginoon, dalawat sa kabusugan, O Diyos. At dalawat ko, Ama, gumanaan pa ang kailangan, hindi man ito na tambit sa ang prayer request. Ikaw ang matagpo ng bawat pangangailangan ng iyong mga anak ko, God. Yaman ikaw ay mayaman, yaman ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay. Aming inihahan doon sa iyo, inihaalay natin sa iyo ang aming buhay at ang lahat ng pangangailangan ng Diyos ay kayo namin pinagkakatiwala. In Jesus' mighty name. Thank you.